mature ka na rin sa laro, sa tatanggapin, or pwede ka pang bumalik sa dati mong ginagawa, or mas magiging daring ka pa sa mga projects na gagawin. Siguro dito nga sabi nga nila, you move forward, diba? Pero, I'm taking my time. 22 pa naman ako, so... Ganito na yata, pinakabatang ano yun. Ako nga magtatanong sa kanila yung tanong ko dun sa IG live mo. Sabi ko, bakit gano'n ang leading lady ko, pabata ng pabata? Sabi ko, ikaw naman, ba't ang leading man mo? Patanda ng pabata. Sobrang bad. How about you, Heaven? How do you deal with, parang, sige, opinion mo na lang, thoughts about sugar babies, and also how do you deal with parang ganun na mga klase na lalaki na, I'm sure, meron naman nag... Mga indecent proposals. Yeah. Kasi experience ganun. Ko na na ganun? Wala pa kasi ako na experience na ganun eh. Sige, yan ang dami ata. Or mga attention na ayaw. Or male attention na parang hindi ka naman comfortable. Or from older men, siguro, attention mo. How do you handle those? How do I handle those? Kasi ngayon, though it's not normal, it should not be normal, diba? Pero parang, I think being an artist also, ang daming mata. All ages, all gender, diba? And lahat sila may masasabi. Good or bad. And para sa akin, hindi ko na iniisip kasi yung mga ganun eh. For me, parang yung circle ko lang yung iniisip ko kung ano tingin nila sa akin. And as long as wala naman ako natatapakan na iba, I think I'm doing the right thing. Pero so, up in heaven, meron ka bang friend or kilala or close friend na may ganun ano yung sugar baby? Sugar baby. Actually, kaya nga ako nahirapan sa character na to kasi wala akong paghuhugutan. Wala akong panggagayahan, kumbaga. So talagang kinreate ko tong si Mean with the help of my directors also. Kung paano namin ibubuhayan itong character na to at bigyan ng justice itong nanahimik ang girl. What about you? Meron ka na raw bang karanasan sa sugar daddy? Ako, marami akong mga kakilalang ganyan, syempre. Sa age kong ito, kumbaga, ang dami ko nang na-encounter na mga tao. May mga kakilala rin ako mga sugar daddies at sugar babies. Kasi yung comedy bar namin dati, di ba, 22nd Street, may bikini open contest kami dun. Yung market ng araw na yon, ang gabing yun. Yun talaga. Sponsors night. So, alam ko itong kwentong to. So it's real. Yes, true. It's real. What about you? Ako din, mayroon naman story, a good friend of mine, mayroon siyang girlfriend. Tapos, nasa condo, lagi pinupuntahan niya, tapos sabi sa kanyang girlfriend niya, basta huwag mo puntahan pag weekend, kasi yung family ko, may parents ko dumarating pag weekend. So, eventually, nagtataka siya, travel. At saka, hindi naman nagtatrabaho to. Bakit ganun? Tapos, ganun ang condo, ganyan. Yun, eventually, na-realize na may sponky. May sponsor. So, may sponsor, si ate girl. So, yun. So, may mga kaibigan ako na ganun, on the other side naman, na nag-aalaga, you know, it's, we see it everywhere naman. Lahat tayo, I'm sure, may itatago man sa atin, may mga kilala tayong ganun. And, it puts, you know, this story, kaya sobrang ganda ng story ito kasi it poses those questions until when is it going to be okay? Yun nga, what if your children or the people you care about is mabang ganun? Either maging sponky lang sila o maging sponsored lang sila, okay lang ba sa atin yun? So yun, there are many layers na ang hirap ilagay sa i-compile sa isang story pero dahil nagawa ni Direk yun, sobrang sulit sa amin pagtrabahuan talaga.